mga followers, kukwento ko sa inyo kung paano ako nagpasimula ng tindahan ko. Ang puhunan ko 3,000. Meron nagpunta ditong na lalaki. Sabi niya nang ganun sa akin, "Mrs., huwag ka nang mamamalingki. Didiliberan na lang kita." Tapos sabi ko naman, "Okay, sige." Tapos ang sabi niya sa akin, lahat ng ikukumpleto ko kasi mura pa nga noon. Marami ka pang nabibili sa 3,000. Ikukumpleto ko lahat ng tinda mo, sabi niya sa akin, ka lang kumuha. Tapos yun, kumuha nga ako sa kanya, binigay ko sa kanya yung pera, 3,000. Yun ang puhunan ko sa tindahan. Tapos yun nga, binigyan niya ako, may kunting sardinas, may kunting noodles, tuyo na nagpakaripak, yun. Hindi ko na rin kuininta, hindi ko na rin binilang, basta nilagay ko sa tindahan ko kasi first time kong pa magtinda, hindi ko talaga alam. Pero ang isip ko, gusto kong magtinda kahit papano. Ngayon nangyari, katagalan pala, kunti lang pa, kaya pala kunti ang tinda ko sa 3,000 na yun. Yung parang na-scam ako, ganon. Na-scam. Di hinayaan ko na, hindi ko na pina sa kanya kasi hindi ko man nakuha yung plate number, hindi ko rin siya namukhaan kasi minsan dumating lang siya sa akin na sa tinda, sa bahay ko nag-offer siya sa akin. Iyon, sana mga followers, mapulutan natin ng yung business natin kahit kunti lang. Kung talagang pagsisikapan natin, mapapaunlad natin. Sa totoo lang mga followers, yung puhunan ko talaga 3,000. Siguro walang maniniwala sa akin na ganito na ang tindahan ko. Noon kasi, yung nagtitinda ako sa eskwela, tapos meron akong naipon na pera, yung pinagpuhunan ko nga ng 3,000, dinadagdag doon. Ngayon, hanggat sa araw-araw, kasi nagdi-deliver ako sa eskwela, o sa panon yung mga nagtitinda sa eskwela, yung nagmimerienda yung mga bata, ngayon nakapag-deliver nga ako doon sa araw-araw 300. Nilalagoy ko sa tindahan hanggat lumaki siya. Ngayon naman, di nakaipon uli ako ng pera katapos na yun sa yung sa iska, na na-scam ako sa pa, sa number 1. Tapos ito na naman number 2. Na-scam na naman ako mga ilang buwan lang kasi mayroong pumunta dito sa bahay, tatlong babae. Sabi niya sa akin, hirap na hirap daw sila, pinapaalis daw sila doon sa inuupahan nila, wala daw silang pera, wala daw silang mapuntahan. Ngayon, ako naman, sabi niya, bakit wala kayong mapuntahan, wala, malayo daw sila yung lugar nila, wala daw silang, iniintay daw nila yung anak nila, hindi daw nagpapadala, sabi ng ganun. Tapos sabi niya ng ganun, "Mrs., kung may pera ka dyan, pwede bang pahiram? Ano na lang, linisin ko na lang yung bahay mo, kahit papano, para naman pero babayaran namin." Sabi niya, "Babalik kami, dito kami titira kahit isang buwan lang." Sabi niya ng ganun. "O sige," sabi ko naman. Tapos sabi niya, tapos binigay ko yung naipon ko na 5,000. Tapos umabot ng isang buwan, walang dumarating. Ay, sabi ko, sa isip ko, scam na naman siguro ito. Ganun na naman ang nangyari, sabi ko ng ganun. Tapos inayaan ko na, at least na nakatulong ako. Hindi na dumating yun hanggang ngayon. Tapos yung sabagay, sabi ko naman, marami pang darating sa akin kaysa sa nangyayari sa akin. Ang hirap talaga ng karanasan ko sa pagtinda, sa first time kong pa magtinda, kasi hindi ko pa talaga Tapos yun, hanggang tapos ang ginawa ko, binibigyan ako ng pera ng asawa ko kahit papano, kahit wala siyang trabaho na permanente, iniipon ko rin yun. Tapos nakuha ko pa nga yung pera ng anak ko, yung mga pinagtindahan nila ng munay, dinagdag ko sa tindahan para maging maganda tingnan ang tindahan ko kahit maliit lang. Tapos yun, hanggat unti-unti dumadami, sabi ko siguro itong parang ito na talaga yung hinahanap ko na tindahan.
mga followers, sa susunod ipapakita ko sa inyo kung paano yung narating ng tindahan ko, tapos yung bahay ko na ipagawa ko sa tiyaga talaga. Mga followers, paki-subscribe naman at saka paki-like and share. Maraming salamat sa inyo. Ipapakita ko lahat sa inyo kung paano na ano ko yung pangarap ko na magkaroon ng tindahan na ganito. Sa tiyaga talaga, hindi ano, walang imposible. Kailangan tiyaga lang. Walang inaasahan na iba kung hindi ang sarili mo. Kaya kayong mga nagbi-business ng maliliit, kailangan tiyaga lang, maabot natin ang pangarap. Talagang dahil maliit lang yung tindahan ko, hindi talaga ako nagpapautang kasi lagi ako na-scam sa nag-o-offer sa akin. Ngayon, hindi ako talaga nagpapautang noon kahit ano. Tapos ngayon, pag nakikiusap sila, kahit papano, binibigyan ko sila pag marunong sila magbayad. Hanggang ngayon. Tapos, yung 5,000 naman yun na na-scam sa akin na wala talagang bumalik kahit 5, pati sila, hindi na rin sa akin nagpakita. Yung inunti-unti ko na naman, nag-ipon ako ng pera, yung naano ko nga 300 sa galing doon sa kantin, sa eskwela. Mga followers, abangan nyo ako sa susunod. Lahat ipapakita ko sa inyo at marami pa ako ikwikwento sa inyo. Maraming salamat sa ibinigay ng Panginoon ibinigay sa akin ng tindahan. Sa susunod, marami akong kwekwento at marami akong papakita sa inyo. Paki-subscribe at paki-like and share. Maraming salamat sa inyo lahat.